Hello guys, welcome again to my YouTube channel, Ingoti Works. For today's vlog, ang ating gagawin naman is yung nabahan natin on the SR3 EG hatchback na clock. Okay, sayang naman no. Alam ko mahal din to, 2.5 ata to, 1.5, sayang. So bubuksan natin. So kailangan lang natin, may apat na clip siya. 1, 2, 3, 4. Titignan natin, best effort na lang to kung mabuhay pa siya. Pero for the meantime, bubuksan muna natin. Titignan natin kung gaano ka talaga siya. Kung bulok na ba yung mga pins, yung mga paa. Okay, so bubungin lang natin yung hook sa taas. 1, 2, 3, 4 sa ilalim. Meron kayong flat screw again or kung meron kayong pliers tool. Ganun lang. Yun. So nakita nyo naman, no? Putik pa. No? Ayan, putik pa. So, anyway, ito malilinis naman natin kasi reflector lang naman to. Okay. Ayan, kita nyo naman. Ngayon, yung clock natin is ito. So, i-sprayan lang natin ng WD-40. So, mukha naman siyang walang ganong putik. So, isprayan lang natin ang WD-40. Ayan. Spray lang natin. Sabay punas. Guys, yung LCD, huwag nyo na ganong punasan. Baka, ay, huwag nyo na ganong isprayan. Baka may pumasok pa eh. So, punasan nyo lang. So, ang mahalaga, itong mga pins sa likod. Saka itong mga kapasitor. Ngayon, titignan natin siya kung masusuplayan natin, kung magbubuhay pa siya. Kung hindi na mabuhay, ibig sabihin, wala tayong choice, we have to buy a new one. So, linisan lang natin yung contacts, in-sprayan ko rin. Kita nyo, wala. May puti kanina, pero natanggal na natin. So, ayan guys, hopefully, i-update ko kayo kasi na yung power supply nandun pa sa brother ko eh. So, itetest pa namin kung gagana siya. For the meantime, lininis lang muna natin siya. Ayan, tapos titignan natin kung gagana pa siya. Well, kung gumana pa siya, swerte natin kasi hindi na tayo bibili ng mamahaling clock ng EG hatchback. Pipindot pa naman siya. Ayan. So, yun lang. Pag gumana siya, lininisin lang natin ito, tapos salpak lang ulit. Okay? Tapos, yung hindi pa naman bulok yung mga pins dito. So, most probably, gumana siya, no? Testing na natin. So, ayan ang ating vlog for today. If you have comments and suggestions, please do write it down below. Or kung merong, kung gusto nyo linisin yung ganito, o yung paandarin o paganahin, yun lang ang gagawin yung procedure. Linisin nyo lang. Tapos, linisin yung mga contact point. So, sa case na to kasi, nabaha siya. So, ititest natin. So, hopefully, sana gumana siya para hindi na tayo bumili or magastos. No? Okay? Again, don't forget to hit the bell button for more videos and subscribe to my YouTube channel, Ingoti Works Adventures. Ayan, please support. Ayan, marami pa tayong DIY. Bye-bye!